Muling idiniin ni Pangulong Duterte si Senadora Laila de Lima sa drug trade sa Bilibid. Hindi man daw direktang sangkot ang senadora, hinayaan pa rin daw niya ang kalakaran ng droga roon. At ayon sa Pangulo, pag-iibig ang isa sa mga dahilan. Pangulong Duterte, natuloy-tuloy ang kampanya laban sa illegal na droga. Sabi ni Duterte, hawak na niya ang matrix sa mga taong sangkot umano sa operasyon ng droga sa Bilibid. 6 hanggang 7 katao ang kasama. Kabilang di umano si Senador Laila de Lima, isang police officer, isang justice undersecretary, at ang isang governor at isang dating driver nito si de Lima. Hindi raw magagawa ang mga illegal na gawain sa Bilibid kung hindi pumayag ang mga nakakasakop dito o mga kapangyarihan dito. She was on the tape. Because she could not have allowed those things to happen without a for nothing. But it's really sad for this country. Here is a woman posturing himself to be a crusader for good government. But because hindi niya mapigilan ang immorality niya sa bagay to the credit of de Lima, she is legally annulled. Kagaya ko rin sa asawa ko. Pareho kaming dalawa. Annulled. Bakit? Dalaga siya. But her sex escapades led her to commit several serious violations of law. Ngayon may bago siya. The first name is Warren. Ang trabaho ni Warren, walang apelyido, nagmumotor ahead. Yung haggard na escort niya, MMDA. Mr. President, the Warren that you mentioned, does he also have involvement in illegal drug activities? Si de Lima? Yung Warren po. Ah, wala. And even de Lima niya. I would be also careless with him. She facilitated everything for money. But de Lima was never into, sige, magpabili ka ng ganon. I would be lying if I do that. And I would not be as honest as I can ever be with you. Because of her pitfalls. Yung hindi niya man yung mapaibig eh. Alam mo na yung init ng, they call it chok-chak. Chak-chok siguro sa inyo. She never denied it. All lies, hindi yan, yung ano, nandiyan sa droga ako. But she never said, yung kami ni She never admitted it. She never came out with a denial now na lumabas na lahat. It's one coming up. Paano si Warren? Nakalimutan sa istorya. Those accusations against my alleged drug links are a complete falsehood, an absolute lie. Ito ang pahayag ni Senador Laila de Lima matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon siyang matrix ng drug operations sa Bilibid na magpapakita ng papel doon ni de Lima noong Justice Secretary pa siya. Hindi na nagdetalye ngayon si de Lima dahil pinayuhan daw siya ng mga kaanak at kaibigan na iwasan munang magkomento sa mga naglalabas ng akusasyon. Pero sinabi niyang ipagpapatuloy daw niya ang pagdinig ng Senado ukol sa drug-related killings sa Administrasyong Duterte. Bukod kasi sa siyampang testigo na hindi pa nakakapagsalita sa Senado, marami pa raw ibang nagpaparamdam na gustong magsalita. Meron na hong mga nagpapadala sa amin sa Facebook tsaka sa cellphones ng aking mga staff na ano di gusto na din gusto rin daw nilang dumulog sa CHR o kaya sa akin dahil nga meron din mga nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Gusto naman ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-inhibit si de Lima bilang chair ng pagdinig ng Senado. Mukha raw kasing hinusgahan na ni de Lima ang issue. Kasi may prejudgment na siya. Makikita mo sa kanya lahat ng pinatay, summary killing na o extrajudicial killings. Samantalang ang CHR mismo nagsabi, extrajudicial killing yan kapag ka hindi pinarusahan, hindi prinosecute, hindi pinursu yung kaso. Pero hindi raw mag-i-inhibit si de Lima. I'm not gonna base that to the opinion of someone who has evidently been the defender and apologist of the president in the Senate. Sino ba ang bias sa amin?
siya nga ang very biased in favor of the administration and the EJ case from day one. Sir, yung mga witnesses na yun naka WPP ba yun ngayon? Or yung mga nag-execute ng affidavit? Or hindi naman? Some are already in prison. The others, we have some WPP witnesses who are witnesses to the against the drug lords. Ang dati raw driver ni De Lima ang tumatanggap ng pera para sa dating kalihim. He collects drug money from the high profile drug lords. Pero sabi ni De Lima, hindi siya dadalo sa pagdinig ng kamera. Hindi raw niya maintindihan kung bakit siya ang iniimbestigahan, gayong siya ang nagsiwalat ng aktibidad ng mga drug lord doon. I don't have to go there to prove my innocence. I know that I'm innocent. Di ho ba? I'm sure, ano lang, sana, you know, all of this are clearly harassment. Si dating Undersecretary Francisco Baraan III na nanungkulan sa DOJ noong panahon ni De Lima, idinadawit din. Sa isang pahayag, sinabi ni Baraan na hindi niya lubos maisip na kasama siya sa ganitong kontrobersya dahil taliwas ito sa pinaniniwalaan niya bilang Kristiyano. Kilala daw niya ang kanyang sarili at tiwala siyang lalabas din ang katotohanan. Hindi raw niya pinangasiwaan ang operasyon sa Bilibid o ibang kulungan dahil limitadong administrative supervision lang ang meron siya noon sa Bureau of Corrections. Jam Sesante, nakatutok, 24 oras. Manatiling buhay o stay alive. Yan po ang utos ni PNP Chief Bato de la Rosa sa kanyang mga tauhan sa gitna ng operasyon kontra droga. At nakatutok si Marie Zumali. Sa gitna ng kampanya kontra droga ng pamahalaang Duterte, utos ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa kanyang mga kabaro. You better stay alive. Bahala na yung kaso afterwards. Bahala na kaso. Harapin niyo yung kaso kung magkakaso kayo. Ay importante kayo'y buhay. Pag kayo'y namatay, walang taga human rights na magpapakain sa mga anak ninyo. Triplehin pa raw ang pagsisika para marami pang drug personalities na man-neutralize. Binigyan pugay pa ni General Bato ang dalawang sugat ng pulis sa operasyon kontra droga. Sina SPO1 Roberto Lacasa at PO1 Teddy De Los Santos Jr. ng Cavite Police. Si Lacasa nahulog daw sa police mobile matapos itulak ng naarestong drug suspect ng mga agaw umano ng baril habang papunta sa presinto. Bakit hindi siya tinulak mo? Tingnan mo na injured ka tuloy. Siya dapat ang mabagok sa ulo doon sa simento, hindi ikaw. Pinangakuan pa sila ng magandang klase ng kalibre 45 baril bilang gantimpala. Ang kondisyon... Dapat marami kayong mapapatay na kriminal na lumalaban, ha? Dapat marami pa kayong mapatay na mga puser na lumalaban. Dapat ang mga kriminal ang mamatay, hindi tayo. Pero may paalala siya sa kanyang mga tauhan. Hindi ko kayo in-encourage na mag-violate ng human rights, ha? Pumunta si General Bato de la Rosa rito sa Camp Vicente Lim sa Laguna para bisitahin ang mga pulis ng Police Regional Office 4A. Isa ang Region 4A sa mga rehiyon sa bansa na pinaka-apektado raw ng illegal na droga. 75% ng kabuuang bilang ng mga barangay dito o 3,011 na barangay ay apektado ng droga. Ipinrisinta naman ng PRO 4A ang mga nakumpiskan loose firearms mula Hunyo hanggang Agosto. Ay, si De Lima kasali, doon yung operation lang ng yung how it was, so how it came about that people were enjoying privileges when they're supposed to be inside the prison, having nightclubs there inside, jacuzzis, women going in and out now. In and out, and itong mga baril. Ang problema is, the question really of the moment is, why were they enjoying such privileges as if they are not prisoners? So, yun ang sagot. Meron talaga nagbigay ng go signal dyan. And it could not have come from any other person except the head of government. Imposible na isang warden lang dyan, isang gwardiya mag-go, sige, mag-happy-happy kayo, mag-inom kayo, sige, yung mga babae, papasokin natin. Well, now impossible to do that unless you have the go signal of the highest. And the highest was really the connect of the driver of the Lima, pati yung ano niya, si Dayan. But I would like to know, tanungin mo si De Lima kung mayroon ba siyang bagong boyfriend.
Kasi kung ayaw niya magbigay ng bagong boyfriend ng pangalan niya, ako ang magbigay sa inyo. Sir, how many she has there? A new boyfriend. Sir, how many are there on your list, sir? And this boyfriend? No, sir. Aywan ko, you asked the lima. No, sir, on the matrix, sir, and matrix One, two, three. There's a police superintendent there in the middle. Then the governor. So, pati yung boyfriend niya. One, two, three, four, five, six. Six or seven. This governor was already convicted for the crimes kanina. Ano na ito? Papuntang prison na ito. But I think you won this time. Anyway, just wait for the matrix. I'll distribute it with an explanation to the public. Sir, can you confirm if Baraan and Dayan would be one of the witnesses? Yes, Baraan would be the key player there. Baraan state witness, was a key player dyan. And yung si Dayan. All orders that came out of this sordid detail of dilemma, I refuse to answer. At saka wala akong kailaman dyan ha, sa mga bagay na yan. Hindi ako lumalaro ng ganon. Thank you, sir. Good afternoon, Mr. President. Evelyn Quiroz from Manila Bulletin Balita. Sir, yung governor po ba na tinutukoy nyo na convicted, may kapatid po rin po ba siyang congressman or mayor? Bakit mo alam? Chismosa ka. You're getting to the truth nearer way. Isa na lang po, Mr. President. May letter U po yung apelido niya. May letter U. I don't know about the other guy. Bagong boyfriend? No, Mr. President, yung governor po. No, yung governor? Huwag na, total lalabas na yan bukas. Anyway, you have your correspondence there. Akala ko ba na sa Davao ko yung na-assign? I'll wait for you. Be there but I'll be back on Sunday because I have to go to... I was invited by Presidente Arroyo to be present during her, I think, birthday celebration. So, by the way, I'm going there using a private chopper, huh? For the social, yung personal ko na invitation, be a guest of baptismal, yung birthday, I do not use government assets. Mr. President, on a lighter note, yun pong mga earlier pronouncement nyo na ang PAGCOR and PCSO income po ay gagamitin sa... Alam mo, kung sa Davao to, pinalo ko ng tubo yan. We do not have it in Davao. Pati ako nagmumotor ng big bike, binilihan ko talagang bagong... Binababawal ko yung ganun. Kakagising ng patay ang mga ulol. Ito to. I do not have that kind of... Hindi naman ako ng ano, but I do not allow it there in my place. During my mayorship. I don't know about now. It's my daughter. Mr. President, going back to my question. Okay. Yun pong income ng PAGCOR and PCSO, ang sabi niyo po ay pupunta sa health services. No, let me explain. Pag na-late ako sa ano, i-book mo ako ng next available ride. Itong PAGCOR, itong lahat ng earnings ng PAGCOR, which is about 30 to 35 billion, will be used exclusively para sa mga medicines ng lahat ng Pilipino. So, punta lang sila doon sa City Health or and I hope it would be utilized correctly. Ayaw ko yung nakawan. Wala na akong ibig sabihin, pero sinasabi ko na yung totoo. Ayaw ko yung nakawan ng medisina, kunan, cutting dito, cutting doon. But this will be used for, I'll be revive the butikan ng bayan near the places where the government centers are. And itong 30 to 35 billion
gagamitin lang ito para sa medisina ng tao. So, para walang mag-uwi na hindi makabili ng medisina. Now, itong online, galit ako kasi nag-sprout everywhere. It started with dyan sa Pagcor where the gambling head office is located. Then it started to sprout all over Dewey Boulevard, pati na yung mga barangay sa likod sa Pasay. Kaya ako nagalit kasi pati yung mga bata naglalaro na, pati kanino-kanino, at there was no way of collecting the proper taxes. Kaya ako nagalit because there are these persons who own it. Ngayon ko yung mga oligarchs, ito yung nakukuha ng mga privileges, concessions, franchise. Ang kapital nila laway lang kasi malalakas sila sa gobyerno at mayayaman. This has to stop. This has to stop. Hindi na nila panahon ngayon. So yun, ibabalik ko yung online provided taxes are correctly collected and they are situated or placed in the districts where gambling is allowed, which means to say not within the church distance schools. Papayag ako, pay the correct taxes, you gamble your death until you die. I do not really care. Magbayad ka ng taxes and this will add to the fund, special trust fund for the medicines of the poor Filipinos. Am I clear there? Good afternoon, sir. I'm Ina from CNN Philippines. Ina ba pagalan mo? My question is on your anti-drug drive. Some urban poor groups are complaining that your efforts to go after drug suspects are too focused on poor communities. Majority of the alleged drug suspects being killed are poor. What are your directives, if any, regarding efforts to go after drug suspects from the more well-off sectors? I've been telling everybody, itong mga poor bleeding hearts, kukunuri para maging hero sila sa in front of gullible people. I'm telling you time and again that the drug lords are not here. They are outside directing the traffic of drugs by cell phones, satellite cell phones, and they have this big picture of the Philippines where they can zero in on any particular, baski dito itong sa punerarya ngayon. Mag-zoom nila yan. Real time and they can hear us. Itong mga gagong ito, nakikinig itong... And itong nasa baba po, mga lieutenants lang yan. Mga teniente del barrio. Mm-hmm. Ang sa baba niyan, kasali, sad to say, ang mga police. Kaya itong may police ko, mamatay ako, I'm losing 2 policemen a day on the average. Mm-hmm. Itong mga police na namatay in the line of duty, in the performance of duty, I go out of my way to visit my last respect. Mm-hmm. And give them a smart salute. Mm-hmm. For the service of the country. Itong mga ano, wala akong nakitang nag-distribute dyan sa Forbes Park. Nagbabantay rin ako kasi ang mga tao dyan, hindi siya buo ang hinihirit dyan. Yung mga mayaman, cocaine pati heroin. But cocaine and heroin is not as destructive as siya buo because itong cocaine at heroin are manufactured out of the derivatives of a poppy. Mm-hmm. Tanim yan para ng marijuana. So it is not as destructive to the mind as the meth, which is just really a combination of a deadly mix of chemicals. Sabi ko nga, ang tubig ginagamit niya, tubig sa baterya. Mm-hmm. But sir, cocaine and heroin na ang gas, sir. Muna. Ito pala mayaman. Wala namang nagpipasyal doon. Kasi ang mga tao doon, akala lang nila
in check style yan eh. Paramihan. At the end of the day, kung makontaminate mo the whole of Tondo, 1 million yan, gabi-gabi. Kasi halos gumagamit na lahat. Kayong mga urban po dyan, instead of forever, huwag ninyo ang umbulahin, kay galing ako dyan. Ang pamilya ko galing urban poor. Kami, pamilya ko sa Mindanao. Migrants lang kami. Huwag ninyo akong bulahin sa kahirapan. Dumaan ako niyan. So huwag mo akong sentimental ka dyan. Hindi ko tatanggapin yan. Just because you are poor, you are supposed to be excused from what? Apprehension? At ikaw kung lumamabang ka dyan, bakit? Ang polis ba na pumatay ito kay mayaman? Was he a millionaire? Tell me, who killed him? Ito ba eh, negosyante? Eh, mahirap ng padrama-drama ninyo. Rich or poor, I do not give a shit. My orders to the police is not only to kill whatever, destroy. Just like the orders that I've been giving to the armed forces, pati police, Abu Sayyaf, you destroy them. 3,600,000 confirmed addict, hundreds of thousands. How do I take care of them? Ang budget natin every year yun lang. Hindi ba kasali na pag pumasok si Duterte, maraming mamamatay, maraming gastos dito? Because you and I never knew how widespread. We never realized the dimensional hugeness. It was only when nung presidente ako at inipit ko lahat, nalaman ng buong Pilipinas, garoon pala karami ang tinamaan. Akala ko sa Davao, wala talaga. Ako prangka-prangka. Sa Davao, sabi ko, umalis kayo dito, hindi papatayin ko kayo. Yung umalis, buhay. Lumipat ng Tondo para magbinta. Yung napaiwan, patay. Mansong, what could... Ano pa bang gusto ninyong aminin ko? Okay. Sir, but nonetheless, cocaine and heroin are illegal. Are you saying that you're focusing more on shabu and... Because it's hard. And besides, they do the karamang mayaman to do it up. Sasakayan ng aeroplano. So you're being less aggressive towards them. I cannot be aggressive because I cannot afford them the fighter planes. The dalawa lang ngayong jet ko dito sa Philippine Air Force eh. Gastosan ko pa ng gasolina. Mm-hmm. So what... Hintayin ko na lang pagbaba. Mm-hmm. So what can we expect from your government, sir, in as far as going after drug suspects from the rich, let's say? I mean, aren't there maybe dealers from their sector as well? Hindi, tsaka hindi yan sila. If they do it outside of the field, just before the boundary, you cannot do anything at all. Okay. Ito yung Philippine skies, ito yung boundary natin. You draw a straight line up. That is our space field. Kung dito yan sa international airspace, international water, you can hardly do anything because crime is jurisdictional. It must be committed within the territory of the Philippines. If it is out of airspace, out in the international seas. Kaya yung mga big time, ginagawa nila ang shabu nila sa bog while in international waters. Just before nearing the boundary, itatapo nila yan, lagyan nila ng GPS. So malocate ngayon yan ng mga drugista kung saan nakaparking. Stop the sense about the poor and the rich. Kasi kung sabihin ko mayaman lang ang hulihin ko, ang mahirap hindi, this country will go down as fast as. Ang pinakamarami dito, unfortunately doon, hindi ako nag-insulto ng Pilipino, yung mga mahirap. Because they are the easy target. Magbenta ka dyan sa San Lorenzo Village, makita ka ng mga tao dyan, babarilin ka. Para sa kanina, ako ang tatay. Yung anak ko maluling sa droga, barilin kita. Tapos bayaran ko yung pamilya mo. O tabla na tayo. Dinamay mong anak ko. Ni-rape mo yung anak ko, barilin kita.
tapos sabihin kita, oh, sige, kaso. Ano? Ilan bang milyon kaya mong gastusin nung magkaso tayo? Okay. Ano sinasabi ko? Ganyan po ang buhay ng Pilipinas. That's the reality of it. Yang ang kakatotohanan dito sa mundong ito. Thank you, sir. And we've just listened to President Duterte addressing the media. I think he's still continuing to address them, so let's listen in. Mr. President, Susan Enriquez po from GMA 7. Sir, can you give us the name of the governor or from what region? Is he from Luzon, Visayas, or Mindanao? Again, please. Can you name the governor, sir? No, I cannot now. Nandoon na sa ano? Nandoon yun sa METRIX. Mm-hmm. Kasi kung kilala, may kilala talaga dyan. Mayor, sabi ni Duterte dito, andiyan ka raw sa METRIX. Abangan mo na sa airport, aalis yun maya. Patayin mo na lang para makatabla ka. Mm-hmm. No more Duterte. So, pero sir, Mr. President, the name will come out within this week or? It will. I will call for a conference before I go back here. Mm-hmm. Okay, sir. Last question, Mr. President. Ano po yung binigay niyo mensahe sa family ni Senior Inspector Garcia? Bingo. Sa aking social fund, hindi kasali yung sa police yung mga pension niya. I give her 250,000. Lahat ng police. Tapos 20,000 immediate cash. Yung cheque, tapos yung para sa panggastos na I really commiserate with the family. Basta yung tinamaan, police o sundalo. Sundalo may 8 wounded, 2 dead. Kutabato, kanina may nabalitaan ko. Basta dalawang polis ako araw-araw. Either polis or sundalo. Thank you, Mr. President. Mr. President, Mike Navalo, ABS-CBN News. Mr. President, may we ask what exactly is the involvement of Senator De Lima in the drug trade in Bilibid? Because she mentioned in previous interviews that she benefited, or she may have benefited from the money that was collected by her driver. She was on the tape. Because she could not have allowed those things to happen without a... for nothing? Hmm. You must be kidding. They were awash with Cebu at the time. Everybody was using it, and they were enjoying the trappings of a wealthy man. Free food. Pinakamaganda kasi maraming incheck diyan ng mga makawan na kulong eh. One of the best putahin nandiyan sa loob ng munting lupa. But Mr. President, when you said that she's part of the drug matrix, is that the suggestion that she's actively involved in the whole drug trade? What is really very, how would I term it? What is really sad for this country? Here is a woman posturing himself to be a crusader for good government. But because hindi niya mapigilan ang immorality niya, sa bagay to the credit of De Lima, she is legally annulled. Kagaya ko rin sa asawa ko. Pareho kaming dalawa, annulled. Bagay, dalaga siya. But her sex escapades led her to commit several serious violations of law. Mr. President, last, there was a suggestion from the Commission on Human Rights yesterday in the Senate hearing that if the spate of killings in the country will continue, the International Criminal Court might have reason to investigate the cases here in the Philippines. Your reaction to that, Mr. Kasi President? Kasi bugok yan sila. May abogado naman yan walang utak. O pumasa siguro sa bar, ano, mahirap magbili ng grade na, you know,
genocide is when you go in just like Africa. You bomb with wanton abandon. You kill people for no reason at all. You massacre women. In the Middle East, you burn women for refusing to have sex. Yan ang dapat patayin. Hindi na sila kailangan magpermiso sa akin yung human rights. In the Philippines, walang namatay dito. There was no wanton killing of civilians. Either lumaman sa police and we are ready, I said, to prepare to answer for it. O yung pinatay na sinalvage, sabi ko yung ako, yung tatay, taga San Gabriel, sundalo. Nagsiservisyo ako sa bayan natin doon sa Basilan. Only to find out pagdating ko dito, may tumawag asawa mayo. Umuwi ka dito pa yung magnangyari. No? Pagdating dito, yung anak niya na babae ni rape. At yung kaya napunta yung mga barkada doon sa bayan nila kasi yung the youngest grand child nagsasyabo. Anong gawin mo? Sabihin ko, barilin mo yung human rights. Sige, yaw-yaw dyan. Ba't may charge sa amin yan? Yan, galit yan. Yan, binabalot ng plastic. Kasi kami, before we went, nag-intriga kami. Maghuli kami dito, maghuli ka dyan. Sabi, ituro mo yung isang drug pusher. Tapos paghuli niya, patayin mo, sabihin mo, utos yan doon sa isang grupo na yan. So, initially sila yun. Binabalot ng plastic, tinotorture. Kaming police, bakit man gawin na? We in government, why should we do that? Sabi ko, gusto mo patay-patay, isang balang tao. Barihan mo isang bisis sa ulo. Why do you, bet mo balut-balut din ng plastic, yung putang inang yan. Ibigay mo sa punerarya. Mahirapan pa sila magtanggal ng... No, hindi kasi iniisip nitong human rights. Pati si Dilima kasi galit. Kasi magkalit kasi nahuli ko siya. Lumabas na lahat eh. O pati yung kalokohan niya sa kama, lahat na. O. Hindi po ito siya pa. Thank you, Mr. President. Sinadya talaga ng lalaki yan at pumayag yan siya. Kita mo yung angle. Ikaw isang kamera lang, magplant ka ng kamera dyan, isang direction lang. Kita mo yung mga angle na ano. Sinadya. Eh, sino may sabi sa akin? Isa sa nag-report noon pa. Kaya namin, tapos na yung nalaman ko yung driver. Si Tolentino, ang MDA chairman. Kasi may sulat si Dilima sa kanya, binigay ni Tolentino. Mr. President, Sweden from PTV4. Sino ka? Sir, I'm from PTV4, Sweden. At mag-aliado tayo. Yes, Mr. President, the warrant that you mentioned, does he also have involvement in illegal drug activities? Si Dilima? Yung warrant po. Ah, wala. And even Dilima niya. I would be also careless with it. She facilitated everything for money. But Dilima was never into, sige, magpabili ka ng ganon. I would be lying if I do that. And I would not be as honest as I can ever be with you. Because of her pitfalls. Yung hindi niya man mo yung mapaibig eh. Alam mo na yung init ng, they call it chok-chak. Chak-chok siguro sa inyo. Sir, follow up lang po dun sa ating... What is there to say? Ano man sabihin ko eh. I have to explain it in the dictionary na it is an act relating to the chuk-chak na lang, chak-chuk, chuk-chak, chak-chuk. She never denied it. Oh, lies, hindi yan, nanda sa droga ako. But she never said, yung kami ni, si putang inan to. She never admitted it. She never came out with the denial now na lumabas na lahat. It's one coming up. Paano si Warren? Nakalimutan sa istorya.
Sir, follow up on our ongoing peace talks. Sir, are you satisfied so far with the results of our peace talks in Oslo? They are starting now. I think it's today. Yesterday, today, nauna tayo. They have started to talk seriously. I hope substantial matters are taken up today. But I am not, I have as yet to call for a ceasefire. Nauna na ako noon, just to show my good faith, even without consulting the armed forces, pati police. Gusto ko lang talaga ipakita ko no, na I'm dealing with them in utmost good faith. Ano ang nangyari? Inambos pati yung police, pati yung sundalo. Kaya ako nagalit. So, ni-withdraw ko yung aking declaration ng ceasefire. Unilateral yun, akin lang yun. They have theirs already, but I have to think. But I have already consulted with the commanding generals of the armed forces of the Philippines, Army, Navy, pati police, and we are of the opinion that it would be good to declare a ceasefire. When? Tingnan ko muna. I decide when I'm ready. Okay? Uwi na kayo? Mag-uwi kayo sa Davao. Sabay na lang tayo. Bilihan ko kay ticket, nga. Okay. All right, we just listened to President Duterte taking questions from the media after paying his respects to the family of the late police senior inspector Mark Gil Garcia. Let's listen in again. For peace. So out, there's siguro mga 4,000 plus one sack of rice. Automatic sila. Pagka namatay yung sundalo o police, automatically enrolled sila sa for peace. That's my order. Yeah. Patay ako na isa. Sabi ko, dalawang patay ako na police araw-araw. Mr. President, serving a warrant for drugs. Okay. Mr. President, ano po involvement ni Warren, yung sinasabi niyong bagong boyfriend? Wala. Ah, okay. Involvement in the heart. Ano ka man? Okay, thank you, Mr. President. Wala kung ano dyan kayo. Bakit ninyo alam? Alam ninyo ang pangalan? Did you know beforehand na... I really do not know. I would not be a fair guy or siguro pag I would jump to. Pero sabi ko galit ako, dalawang patay ako na pulit kasi. Okay.